May kumakalat ulit nga po mga idol na mga balita o usap-usapan ngayon patungkol sa posibleng pagpapaalis nga daw ng Golden State Warriors kay Klay Thompson na nauugnay rin sa balitang pagpasok ni Giannis Antetokounmpo. Sinundan din nga po ito nang may magtanong rin sa akin na isa nating viewer kung maaari nga ba talagang mangyari na ipamigay o isakripisyo ng Warriors ang isa sa kanilang miyembro ng Splash Brothers. Yan nga po mga idol ang lilinawin ko dito sa ating bagong video. Syempre dagdagan na rin natin ng pinakahuling balita mula kay Jamal Crawford at ang tatlong kuponan ngayon na pwede siyang kunin gayong patuloy na nadadagdagan ang mga manlalarong hindi sasama sa Orlando. Tara, umpisa na natin to. Di nga po matapos-tapos ang mga balitang tinatapon ngayon sa koponan ng Golden State Warriors at ang pinakamalaking balita nga po sa kanila ay ang mga nagsilabas ang mga usap-usapan patungkol sa posibilidad na pagpapaalis o pagpapalayas ng Golden State Warriors sa kanilang long-time player na si Klay Thompson. Maaari nga ba talaga itong mangyari? Marami na rin nga po mga eksperto ang nagsabi at nag-advise na sa team na kung sakaling kumuha pa sila ng isa pang superstar, maaari na nga pong hindi na nila kayanin ang kalalabasan ng kanilang cap space. Sa kasalukuyan nga po ay nakikita nating pursigido pa rin ang team na makakuha ng isa pang superstar sa susunod na mga taon upang maibalik ang kanilang nabuwag na super team. Dati nga po nating naibalita na ang target nga po talagang masungkit ng Warriors na superstar ay si Giannis Antetokounmpo na nananatili pa rin pinagdedebatehan hanggang sa ngayon kung deserving pa rin nga ba siyang umalis ng Milwaukee Bucks at pumunta na lamang ng Golden State Warriors. Pero hindi nga po basta-basta ang gustong mangyari ng Warriors na kunin si Giannis dahil sobrang maaapektuhan nga po nito ang kanilang cap space at ang kanilang magiging lineup. Para nga po maisakotuparan ng ganitong plano ng Warriors, kinakailangan nga po muna nilang magsakripisyo ng isa ring manlalaro na ipangpapalit sa kanya mula sa Milwaukee Bucks. At kung hindi naman nga po, dapat muna nga bumuo ang Warriors ng sapat na cap space para mabigyan ng malaking kontrata si Giannis Antetokounmpo na hindi isinasakripisyo ang kanilang buong lineup. Siyempre ang pinakamadaling paraan nga po para mangyari yan ay ang nasabi natin kanina na pagpapaalis ng kontrata ni Klay Thompson na umaabot ng $190 million upang sakali mang umalis si Giannis sa Bucks at makuha siya ng Warriors, makakabuo pa rin nga po sila ng decenteng lineup na hindi lamang aasa sa mga manlalarong mabababa ang kontrata. Yan nga po parati ang laman ng balita na nakakapang-aki talaga ng atensyon ng mga NBA fans na nangangamba sa kanilang iniidolo. Pero ang tanong, makakaya nga ba ng Warriors na paalisin ang katulad ni Klay Thompson sa kanilang prangkisa na nakapagbigay na ng patunay na kaya niyang makakuha ng kampiyonato basta't wala siyang nararamdaman sa kanyang kalusugan? Well, sa totoo lang mga idol, para matigil na rin nga po ang chismis na kumakala tungkol dito at mawala na ang pangamba ng mga fans dyan kay Klay Thompson, syempre, obvious naman nga pong napakalabo talagang mangyari ang trade o ang pagpapaalis o pagpapalayas kay Klay Thompson dahil nasa prime years pa nga po siya ng kanyang karera at madami pa nga po siyang maipapakita na lagpas sa magagawa ni Giannis sa Warriors. Hindi rin nga po dito mawawala ang loyalty ni Klay Thompson na seryosong pinapahalagahan ang kupunan ng Golden State Warriors. Well, malinaw ba sa inyo mga idol? Kung oo, puntahan naman natin ang susunod na balita tungkol sa veteranong manlalaro na si Jamal Crawford na naghahangad pa rin makabalik ngayong season sa NBA. Si Jamal Crawford nga po ay 40-year-old na pero kaya pa rin makapag-contribute ng malaki sa kupunan bilang isang sixth man. Sa huli nga pong balita sa kanya ay may inilabas nga pong tatlong contender ngayon na naghahanap pa rin ng scorer at ikinukonsidera nga po siyang kunin gayong ilan sa kanilang mga manlalaro ay posibleng hindi sumama sa Orlando. Ang nabanggit nga pong kupunan ay binubuo ng Oklahoma City Thunder,
Philadelphia 76ers at ang Houston Rockets. Ilang buwan na rin nga pong hindi nakakapaglaro si Crawford, at isa sa mga rason bakit hindi siya kinukuha ng mga teams ay dahil sa kanyang edad. Ngunit sa ganitong sitwasyon nga po, limitado lamang ang resources at talentadong maidadali nila sa Disney World. Hindi nga po masasayang kung bibigyan nila ng kontrata syempre ang veteranong si Jamal Crawford sa huling pagkakataon, dahil sa kasalukuyan nga po ay pinag-iisipan niya na ang pagriritiro sa NBA basketball. So yun nga, hopefully mga idol, naliwanagan kayo patungkol sa balita at usap-usapan patungkol nga daw sa pagpapalayas ng Golden State Warriors sa nag-iisang Klay Thompson. Syempre, sinamahan na rin nga po natin yan ng bagong update patungkol sa kalagayan sa posibleng pagbabalik muli sa NBA ni Jamal Crawford. Once again mga idol, this is J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, at syempre pindutin nyo na rin ng notification bell button sa ating channel para lagi kayong ma-notify sa mga ina-upload kong videos dito. Syempre mga idol, i-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming salamat po sa inyo. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.